Okay, good day class. So mao ni ang ato ang video para sa dual combustion engine. So ang dual combustion engine is kani. So ang operation sa dual combustion engine duha ang iyang heat added. So nag heat added ka at constant volume, din nag heat added pud ka at constant pressure. Then ingan yang iyang PV diagram o ang iyang TS diagram. So kana. So at process 1 to 2, process 1 to 2 is isentropic compression. So isentropic compression, ang mahitabo diriya, mag-start sa kadiriya sa atong initial nga state. So magpointa dira. So that is point 1. So what kanang mag-compress ta, so pasabuti nga na mo, taas ang pressure mo, gamay ang volume. So ang curve ni mo is somehow murag ina nagporma. So this is state 2. So mo na ang imuhang point 2. Then ang graph na to diri is kuan sa TS is pasaka lang siya kay constant entropy pero musaka ang temperature ni dia. So this is point 1 and this is point 2. So inga na lang ang porma. Then at process 2 to 3, so this is constant volume addition of heat. So constant volume addition of heat. So may kag constant volume addition of heat. So kung dugangan ni mo og heat, so mutaas ang pressure assuming it is constant volume. So pasaka lang atong graph ngani. Padungan na. So this is point 3. Then din sa pikas, ingan ni ang behavior sa iyang curve. So ma-analyze na laman na ninyo. So this is point 3. Then sa 3 to 4, constant pressure addition of heat. So this is constant pressure addition of heat. So constant pressure daw kadin addition of heat. So expand ang volume. So kung i-constante mo ang pressure, kung nakay usa ka fluid sa usa ka cylinder, din ang imong walls is moving. So kung i-assume na itong constant pressure si dia, din magdugang tag-heat, ang imong wall is mulihok. Assuming it is constant pressure. So atong palihok ko na itong wall or atong padako na itong volume para dili mag-build up ang itong pressure. So ang diagram nga na is, nga na ang forma. So this is 0.4. Then din niya, nga na lang ito ang curve. So naras siya gamay nga kalahian pero basta nga na ka forma. So, I hope ma-figure out ninyo kung ginsan ni. So this is 0.4. Then sa 4 to 5, so that this is isentropic expansion. So isentropic expansion, so mo balik ka sa imuhang initial nga state. So padung naka-expand, so ato lamang mag-pointa dira, so mag-expand ka padung dira. So this is 0.5. So mingon kag isentropic, dyan nag-expand pa dyan, hindi decrease mo temperature, same regihapon ang imuhang entropy. So this is 0.5. So sa 5 to 1, kanang pabalik na ka sa imuhang cycle, so constant volume rejection of heat. So constant volume rejection of heat. So I don't know kung unsa ni nga type sa makina, basta kayang naka butang sa elements ani or diyan definition is kanang mo kuno ni ang ideal nga nagdagan nga engine ang buto kung sa diyan pasabota na. So mobalik ka dira sa ubos. So same gihapon din niya, so mobalik po ka. So mo ni nga tong graph, so to running memorization kani. So from here then na kay QA diria, so ato na lang pong butangan og QA. Then yun i-asad ka QA. So duha ang imuhang QA, usa ang imuhang QR. Okay? So nganita sa analysis. So ang analysis ani is very basic na lang, bisag kamuray mo analyze ani, kaya na ni ninyo. Okay, so nganita sa analysis. So for analysis, so sa analysis, ang iyang QA
is equal to QA1 plus QA2. So ang QA1 mao ni siya sa regardless na nasa unsay subscript, basta kay kanang duha sa constant pressure o constant volume. So ang QA na to is MCP then ang delta T. So sa pressure man hauna na suwat, so nganhi na lang pugo. So ang iyahang pagkakwintay nga na 4 ang padulngan minus sa kanang gigikanan para makakuha ta sa QA nimo, kay assume naman nga na adjoy heat nga maadded ra, so automatic positive ang resulta na. So na kay T4 minus T3 para na siya sa constant pressure plus MCV, mabag-o ang imong constant kay constant volume naman sad ka. So na kay T3 minus T2. So kana lang. So nga na ka basic. So bisag kamo kaya basta na may figure dili na mo masaaga na. Okay. So para sa atong QR natay atong heat rejected is asa man nindapit ng heat rejected di akadiria. So kung ako mo ipakuanon ani kung pila ang amount sa QR nga nawala ako dyong kay padung magunid down good nganhi aka padung si jadan padung ka loss of energy. So as expected mas taas ang energy sa 5 compared sa 1 kay gi-reject guni mo. So kung 100 din ganin, so maybe di rin na nalaman ka sa 75. So para makuha na to ang pilay heat rejected nga haa, ato kang kuhaon ang diferensya ani nilang duha. So ang naa sa libo, inga ni yung pagkasuwat. So MCV T1 minus T5. So timan iha, nga ang atong gusto kwintahon ngan ni pilay amount sa energy. So ang ijahang magnitude lang atong kuhaon. So ang amount sa QR nga nawala. So kahiba man ta nga ang imong 0.5 mas taas og energy kumpara sa imong sa 0.1. So kung ang 0.1 minusan sa mas dako pa ni dia, so ang resulta na is negative. Ang naa sa libro ingan ni ang ilang formula. Pero kung ako mo ipapangutanon ni nga na unsa may heat rejected. So dili na ta magbuki siya. Ang hangi tudlo ninyo isang very basic nga mura na pud mo og nag kanang co-discover ani nga mga formula. So hanan jud ning back to basic. So bisa pag dili mo makakita sa libro kaniran drawing ninyo makaya na ninyo ko anon. So dili na mo mangutan nag nganong na negative nganong na negative. So para na ho, para makwinta na to ang ato ang QR or amount sa heat nga nawala, syempre ato ang pangitaon ang diferensya nilang duha. So kaning dako minus ano sa gamay. So mahog na si Janga MCV T5 minus T1. So automatic mukuha ka og positive nga answer ana. This is kanang imuhang analysis ana. Pero kung mangutan ako nga ang ipangutan ra pila rin na reject. So ang na-reject na ho mao ni ang answer. Always ka positive. Pero kung mangutan ako by the way, Sir Dave, pila ang heat added ngan hidapita? So kumingon kog pila ang heat added ngan hanga dapita, ahong gikwinta is ang gain. So para makwinta ang gain, syempre ang padulngan minus sa katong initial ni mga state. So kumangutan ako pila heat added at 0.5 to 1, ang answer na ho is negative. So ang heat added na ho is negative 50 kintahay. So negative 50, pasabutan na, nag negative 50 man ka, so waka nag-add. So it turns out nga na kuhaan pa hinoon ka. So makakonclude na nga that is QR or heat rejected. Inanara ang pag-analyze sana. Okay. So anita sa ito ang work net. Anita sa itong work net. So para sa work net or ato ang simply work, so basic na lang, dili na kinahalan isuwat, so naakay QA minus QR. So ang kanang QA ang pasabod ra is ang katong total na, katong added na, ang Q dyan mo mismo. So, maura na. So actually, kung makahibaw mo sa figure, then kasabot mo unsay work net, unsay mga kanang mean effective pressure, mga QA, QR, so you don't have any problem. Okay, this is very basic. Actually, this is basic. Okay.
So mag-move ta sa atoang efficiency. So for efficiency, so efficiency is balik-balik na malaman na efficiency is work net or simply work over QA. So kana lang, basic lang. Pero nag-simplify sila og QA nga mosulbad sa tanan. So in terms of ratio, so ingani ang iyang pagkasuwat. So medyo taas na siya pero mas mapadali inyo pag-solve if naka-memorize mo ani. Okay, so ako sa isuwat. So efficiency efficiency is equal to 1 minus RP times RC to the power of K minus 1 all over RK or compression ratio to the power of K minus 1 multiplied by the quantity of RP minus 1 plus K RP times RC minus 1. So kana nga to ang formula para sa efficiency. Okay, nasabtan? Where ang imuhang RK is still katong imuhang displacement, so katong pinakadako nga volume over sa pinakadako nga volume over sa pinakagamay nga volume. So the same ra gihapon nga concept. Then kung RC katong cut off, so ang cut off niya is mao na siya ang ratio sa volume at heat addition sa constant pressure nga process. So similar naman sa figure, so kani nga volume diri is mao na nga tuang RC. So mga volume na sila. So ako na lang isuwat kay para mas mapanindot inyong life. So RK is equal to V1 over V2. So ang imuhang RC, so cut off is katong V4 over V3. Pero ang imuhang RP is mo na siya ang ratio sa pressure at constant pressure process. So pressure 3 over pressure 2. So kana lang na ito ang pantimanan. So tambutan nga kalimutaw. Okay, so mauna na ang ito ang analysis. So kanang if you want to look for the derivation ani nga formula, so you can approach me, hamuhatagan din naapod na sa book. So natisisari nga inyuhang i-derive. Pero kung gusto mo makahibaw kay curious mo pagkatao, okay ra. So nganita sa ato ang sample problem. So I will be giving only one sample problem kay kung makabantay mo ang every cycle like auto, then na diesel, then dual combustion. O sa usa ang example ang gihatag, then ang naa sa libro is tagduha-duha. So sa every video nga topic o sa usa ka example, then after ani na tong tulo ka topic na to, ahang example tong uban, ahang ipansagol tanan para ma murubag ikibali refresher lang or unsa. So it depends ninyo. So dinaapod na sa book. So I will be providing everything. Okay, so nganhita sa ato ang problem. So magsuwat sa ako sa problem. Okay. Okay, so kanang class, kanang I will give you a piece of advice. So katong hang ipakita ganiha nga kanang think of this as kanang actual nga klase. So kanang deliver year ang atong presence or kanang di ba naaman ka sa inyo, na ako sa amo, so nagklase ko ninyo through YouTube or through video mga multimedia. So kuha ni si Ja, i-treat ni si Ja as kanang murag actual nga klase. So ug naghatag ko ninyo atong kinaunhan kaninga part, so I hope nga mag-take notes mo. So i-post ninyo ang video din mag-take note mo. Kaya ang problema mang gudingan ni inig
klase na to nganhi sa question. So kung ako i-introduce ninyo nga formula, so maglibog mo asam ni Dapita, so mas nindot nga naamoy reference nga magunitan, makasubay mo ba sa tanan ng gibuhat nga niya, kay talig i-post ninyo nga pangitaon na puto ninyo itong formula ha, so mas madyohin noon nga naamoy notes gitanaw samtang nagtanaw mo din niya. Kay dili maguna to ma-view tanan sa ato ang screen, then hasol sad para na ho nga magbalik-balik, so ato na lang ni kausaon ng klase. So mao to advice na ho nga pag notes mo ug mag klase ko, kaya nga ang gihatag ninyo mauna ni tanan. So I hope i-compile ninyo ni kay importante ni sa board exam, so dili ni mangawa sa board exam. Then mo sad ni ang atong usa sa pinakabugat nga major ang klase. Okay, so problem number one sa combustion. So at the beginning of compression in an ideal dual combustion cycle, so talagang matinga mo unsa ning word nga ideal. So ideal, it is referring to kanang theoretical, so based on science and kanang mga theory concepts lang. Lahi ang actual, so kumingon ka nga katong auto, katong ahong duha ka video nga previous nga gihatag, dili pa to mao, mga ideal pa to. So timan-an na to, naatay actual. So dili na lang nato i-discuss ang actual, iniabot na lang na sa atong review, kay i-discuss gihapon na naho. Okay, so at the beginning of the compression in an ideal dual combustion cycle, so nanatay clue dual combustion ta, the working fluid is 1 pound of air at 14.1 PSIA and 80 degrees Fahrenheit. So makakuha tag kwan volume ani. So the compression ratio is 9. The pressure at the end of the constant volume addition of heat is 470 PSIA and there are added 100 BTU during the constant pressure expansion. Find RP, cutoff ratio, the percent clearance, efficiency, and the mean effective pressure. So first step na to, atong drawing on na to ang PV. So dili na nato kuanon ha, PV na lang atong drawing on. So natay PV. Okay, so dito una to nag-drawing. So sa katong na trouble sa pag-drawing, matulog-tulog ka na naman ninyo. Kana. Ha, di ba murag tabanog? Okay. So atong given nga ni A is, this is state 1, 2, 3, 4, 5. So naatay mass. So atong mass is 1 pound atong working fluid. Then atay at P1 is equal to 14.1 PSIA. Then atay temperature 1 is equal to 80 degrees Fahrenheit. So wala tayo volume 1. Okay? So same goes nga niya. Ito na naman yung panlista daan. So naatay mass. Naasad tayo P1. Naatay T1. So wala tayo volume. Okay, so pangitaon doon na to ang RP. So para mapangita na nato, ato sa laman ng pangitaon yung mga pressure ani. So ato ning pakatapka naton, pakamangon na to, tanan na tong given. So na daw kay 100 BTU. So na kay 100 BTU during the constant pressure expansion. So asa man ni Dapita? So din hinadapita sa 3 to 4. So constant pressure daw ka. So usa ra may constant pressure nga ni din expansion. Eh, syempre expansion kining move ang imong cylinder ni dako ang volume. So naa kay 100 BTU. So inga na lang pag drawing. So unsa man ni nato? So ato sang kuhaon ang ato ang volume 1. So first atong kuhaon natong volume 1. So for volume 1, so na kay PV is equal to MRT. So atong pressure is 14.1. So na kay 14.1, ato na ng times ang multiplier nga 144 daan para mahimo na nga feet, wala na inches. Then na kay volume 1 is equal to mass. So mass is 1 pound. Then na kay R. So R is 53.34. Then na kay temperature 80 plus 4 60. So ang ato ang volume 1 is equal to 14
0.186 feet cube. So muna to ang volume 1. So magsuwat ang niya volume 1. So na kay volume 1. So ato pong kuhaon na nga to ang volume 2. So for volume 2, so timanan na to nga natay RK is equal to 9. Is equal na po na siya sa V1 over V2. Okay. Kana. V1 over V2. So imuhang saan man eh. 9 is equal to 14.186 over V2. So therefore, atong V2 is equal to 1.576 feet cube. So naana tay V2. So what lang nato? Ah, so pangitaon po nato ang ato ang temperature. So kanat-kanat na ni basta pangitaan na tanan. So for temperature 42. So tanawa po asa mo padong. So imuhan T2 over T1 is equal to timan ni kung volume ang imong ipares ana dapat i-reciprocal nimo. So 2 man na, so dapat V1 ang naa din eh. Then na kay V2 K minus 1. So wala man taning hisgot nga niya og ato ang K. So atong i-assume nga 1.4 kay air man si dia. So 1.4 so na kay T2 over 80 plus 460 is equal to 9 times 1.4 minus 1. So therefore atong T2 in Rankine is 1,300 degrees Rankine. Okay, so naana kay T2. So pangitaon na to ang ato ang P2. So kanat-kanat na mong guni. So for P2. So for P2, so P2 over P1 is equal to katugya po na itong gamiton. So V1 over V2 K minus 1 din naman din kay power nganhi. So na kay K minus 1 over K. So P2 over ato na lang ning ikuan 14.1. So makancel ning duha, so na kay 1 over 1.4 is equal to 9. So therefore shift solve na to ang ato ang P2 is equivalent to 305.6 PSIA. Okay? So, ganito sa 0.3. So, for T3. So, pangitaon na to si T3. So, timan eh, nagihataga na kadaan sa ato ang P3. So, naana tayo P3 daan yan eh. So, na kay P3. So, inga ni ka-importante ang dana na sa kay P2. Inga ni ka-importante ang isuwat ni mo diri sa graph kung saan inaani mo. Siyempre, na kay P3 nga na, na kay P2, so na kay temperature, makuha ni mo temperature sa picas. Na volume, makuha po ni mo volume. Pero kung di ni mo isuwat, maglangan-langan pa kagpangita nga ni. So, time is a luxury you can't afford when kanang it is limited. So, ayaw na buhata. So, naman tayo P3. Ang P3 na to is kani. So, na? At the end of the constant volume addition of heat, so 470 PSIA. So, tibutan diri, P3 is equal to 470 PSIA. So, organized na ni si Jamon na ni ang pinaka-optimal nga klase sa pag-solve. So, for T3, so na kay T3 over
T2 is equal to P3 over P2, then katong power ni mo, K minus 1 over K. So, ang T3 over T2, ang T2 na to is 1,300 Rankine, then P3 470 all over 305.6, then 0.4 over 1.4. So, I hope nakasubay. So, ang T3 is equivalent to 1999 degree Rankine. So, magsuwat ang ania T3. So, sa T4. So, this is very interesting. So, saan na ito pagkuha sa ito ang T4? So, sa T4 na ito, timan ang gihatagan tag-energy nga 100 BTU. So, pwede rin na nato si Jab balihon. So, na kay 100 BTU. So, 4T4. So, timanan na ito nga ang imuhang Q at constant pressure is equal to MCP T4 minus T3. Di naman kay T3. So, what is asked is T4. So, naakaana tanan. So, 100 BTU. This is BTU. 100 BTU is equal to 1. Atong mas, ang CP na to is 0.24 when it comes to BTU. So, T4 minus T3. Atong T3 is 1,999. Therefore, atong T4 is equal to 2,416 degree Rankine. So, ana lang. So, T4. Butang taog T4. So, tanawa ha. Nasad kay pressure ngan he. Kay same ram na silag pressure. So, magbutang ka drag P4 is equal to 470 equal to P3. Then, unsa pa man. Unsa pa may pangitao na to. So, ato na lang pong pangitao na pil ang V. V4. Nagkuha ba tag V3? Marumang wala eh sa ha. Okay, so hapit ko malipat. So, na dito ay V3. Ang V3 na to equal sa V2. So, dapat uptake mo, dilipasive yung una-una. So, this is kanang V3 equal to V2. So, na natay V2. So, atong kuhaon na nga to ang V4. So, nganita. So, 4V4. So, 4. So, 4V4. So, muna na atong progress. So, 4V4. Ato dang kuha ko ng V4 nga naa. So, mahog ni si Jang ha. V4 over V3 din akay K minus 1 is equal to 0.3 nasayop na tadaan sa 0.3 nganong nag K minus 1 man ko diniya ay sa. So, by the way, class, nasa yup data diri ah. So, kani diri ah. Wala na ni K-1. Nagsunod ang mungod ko sa answer sa libro. Sa hasta ang iyang process. So, ang itistingan nag-explain. So, sa pag-solve na to sa... Ay, dili mo. Tirin sa T3. Sa pag-solve na to sa T3, dili na ito magamit ani. Kay constant pressure man dahil si Jang ang process. Constant volume. So, timan ilang ha. Dili na ka magamit og K nga ni. So, wala dapat ning K. Kana, wala na. Pero same gyapon nag-answer. Kaya copy rin na sa libro. Then, asa pa to? Maura man di iPod. Kanira ta nalipat sa 3. Kanira ka ni. Then, ang dinhinga part, dili na ta magbutangan ni. So, naanasad kay T
4 over T 3. So kanang i-remind lang na ho. So na kay 1 over na kay K over na kay power sa K nga ni kana. So remind lang na ho, nga hirata na sa iyo pa sa number 3. So nabutang nga nag-exponent. So dili nta magbutang sa exponent sa 2 to 3. Ang rason nga na dili siya isentropic. So normal ra siya nga operation nga hira kani. So nga hilang ta magbutang sa mga curve o kanang mga exponent. So sakto to tanan except sa number 3. So nabutangan ra na ho. So anita sa V4 to 3. So ang V4 to 3 dili sa ta magbutang og exponent. So inga di lang iyang porma. So to ang V4 over V3. So ang V3 na to is same sa V2. So na kay 1.576 is equal to T4. So atong T4 is 2416 over T3 1999. So ang V4 is equal to 1.905 feet cube. So na nasad tayo V4. So nga hinasad ta sa 0.5. So ang naana to sa 0.5 is natay V5 kay same raman si Jaog volume sa ato ang 1. V5 is equal to V1. Then maramay na pareha na to. So makuha na to ang uban nga detalye tungod kay naaman ka anin duha. So bisag asa ka mamili ng pressure temperature, makuha na lang nimo sa atbang. So nga to kang itarget nga niya isang idyahang temperature. So magamit na sa tangan niya og katong nay exponent. So 4 T5. So imong T5 over T4 is equal to 4 over 5. So balihaw na to ang iyahang kuan kay volume na tong gigamit diyan naka exponent. So na kay K minus 1. So ang T5 all over T4, so atong T4 is bago pa nakuha, so 2416 is equal to atong V4 is 1.905 over V5. V5 is equal to V1. So atong V1 is 14.186, then 1.4 minus 1. So atong T5 is equivalent to T5 is equivalent to 1082 degree Rankine. So muna nga to ang T5. So nanakay T5. So dili na nato kinahanglan ko ang atong pressure nga naadapita. So okay, so pangitaon na to ang RP. So 4 RP. So ang ato ang RP is P3 over P2. So ang P3 na to is 470. RP is equal to P3 over P2. So RP is equal to 470 over 305.6. So RP is equal to 1.54. So muna tong answer. So find RC. So for RC, so RC is equal to mga volume na V4 over V3. So equivalent lang na siya sa 1.905 then 1.576
is equal to 1.21. So RC is equal to 1.21. So I hope nag-solve po mo o kanang dunga na ho. Okay, so mawa ka ng mga value. Kanang mga value, ako ka ng gipang butang sa dugapil. So for RK. So ito ang RK. Clearance. So 4% clearance. So timan na to nga ang RK is equal to 1 plus C over C. So kung matinga mag-disanigi ka na nasa previous nga video, makita na ninyo nga to. Okay, so RK is 9 then na kay 1 plus C. So agani day, by the way class, agani si Ja always ni mugawa sa board exam. Sa mga quizzes sa tanan, kanara ihatag ra RK din clearance. So sa dyan ra makalikyotek ra kanunay na mugawas. So ang atong clearance is equal to 12.5%. So 12.5%. So this is your answer. So this is your answer. So find daw imuhang efficiency. So para mapangita na to ang ato ang efficiency, ato sang sulbod ko pila ang Q added. Q added og imuhang QR. So for QA, so atong QA is equal to katunduha sa constant pressure ka, so MCP a constant pressure, so na kay T4 minus T3 plus MCV, constant volume na sad ka, so T3 minus T2. So QA is equal to 1 times CP ni mo is 1. So no need to write na nato diriya. Kaya nga itong constant pressure, gihatag naman din na 100 BTU. Gihatag na nga itong constant pressure. Kaya na din eh. So automatic na ni 100. Kaya gihatag naman na ito. So nganhin na lang deka sa CV. So 100 plus, kaya kung ito paningi input, same, gihap pumakuha na ito 100 BTU, giditso na lang na ho. So plus M, so na kay 1 times CV. Ang ito ang CV in terms of BTU is 0.1714, then T3 1999 minus 1300. So ang atong QA, overall ang Q added is 219.8 BTU. So mo niya nga ito ang QA. So na kay QA, then we will solve for QR. So ito ang QR is equivalent to MCV T5 minus T1. So, T5 minus T1 na naho. Kaya harong magkikuha ang diferensya nila. O makakuha ko positive ng value. Ane. So, QR is equal to 1 times 0.1719 times T5. Ang T5 is 1080 minus resolution 1080. 1082 minus 540. So atong QR positive atong makuha ani, eh. So naatay 92.9 BTU. Oh, so basic na for efficiency. So efficiency is work net. So QA minus QR over QA. So atong input ng mga value na to, kani parangan ha, din QR parangan he. Ay, kana. So atong makuha ng efficiency is 57.73%. So, muna itong answer para sa efficiency.
So gipapangita pa kanganhiya sa ato ang mean effective pressure. So for mean effective pressure, kani usasad ni sa manggawa sa board exam. Mean effective pressure, kay dili nimo makuha ang mean effective pressure kundi nimo kuha o ni tanan niya na naguna. So ang ila ipapangita ka turan tumoy. So assuming na nga nakuha ninyo tanan, so ingan ang board exam. So di ba mo happy ta mo oras mag discuss ani then solbon ra nagkalikyo sa board exam. So tudluan lang gihapon mo na pohon. Ug napa ko sa silisyo. So for mean effective pressure, ang mean effective pressure is equivalent to work net over imuhang volume ni mga displacement. So ang work net ni mo is QA minus QR over V1 minus V2. So mo na yung mean effective pressure. Pero dapat ang imong QR wala naka BTU, naka foot pound. So imuhang QR ay imuhang mga Q diri or work net ni mo. So naakay QA 219.8 minus QR 92.9 times nato nag-multiplier nga 778 para mahimong foot pound. Then sa volume nato mag times na daag 144 ay dili na kay naka feet tam din na daan. So ang volume nato is 14.186 minus 1.576 MAP. So mo na itong MAP. So ang atong MAP is equivalent to 54.37 PSI. So mo na ito answer. So sa next nga video, akong ihatag ang example sa tulong nga klase sa kanang cycle. So maghatag ko og katutanan nga 1 ansiran hatong pang-ansiran. Okay? So ang next nga chapter ani nga tunga na ta sa ato ang kanang term sa ato ang combustion. Ang sunod nga chapter ngani is kanang combustion and fuel. So dito na maglibog ang kasagaran. So dapat taas mog analysis sa chemistry. Kay if hinay mo sa chemistry, medyo magtakilid ta ani. Pero ay kabala kay discuss na lang sad na og apil ang chemistry kay apil man ni sa atong subject. Sige. So God bless. So I hope nga study mo then i-follow ka akong advice, ma-okay lagi mo ani sa engineering. Okay? Thank you.